Mga kaambu, may good news na naman tayo. Dumating na ang ground-based air defense system na gawa po ng bansang Israel. Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na, pakiclick na rin ang bell button para palagi kang updated sa mga bago kong video. Mga kaambu, ayon po kay Max Defense Philippines, upang mapabuti nga daw ang air defense cover ng ating bansa, sinimula ng ating Philippine Air Force ang pagkuha ng ilang air defense assets, kabilang ng air and land components na bubuo sa isang sistema na nananaka-network sa isa't isa. Mga kaambu, kumpirmado nga po 100% na dumating na ang pinapangarap ng Pilipinas, ang ground-based air defense system po na gawa po ng bansang Israel. At tayo naman po sa ating Philippine Air Force, dapat lang daw napalakasin ang gusto ang sandatahan lakas ng Pilipinas upang hindi tayo binubuli ng ibang bansa tulad ng China na wala nang ginawa kundi mambuli sa mga karatig bansa nito at mangharas sa mga kababayan nating mangingisda sa West Philippine Sea. Alam nyo ba mga kambu, napakaganda nga po ng ground-based air defense system pong ito dahil kaya nga po nitong protektahan ang ating bansa. Ika nga nila, kumbaga sa malakas na ulan, may payong ka, hindi ka basta-basta mababasa. Ganyan din po ang bagong natanggap ng ating Philippine Air Force, ang ground-based air defense system, na kayang intercept nito ang malalakas na missile galing sa mga banta sa labas ng bansa. O ano po masasabi nyo mga kambo sa bagong armas ng ating sandatahan lakas ng Pilipinas? Okay kaya ito o hindi? May payong na tayo? I-comment mo lang yan sa video to. Ganun po man, para sa pagpapakilala ng land-based medium-range air defense missile system upang maprotektahan ang bansa natin. Kayang-kaya po nitong protektahan mga kambo, ang Pilipinas. Sa wakas, dumating na nga po ang isa sa pinapangarap ng Pilipinas, ang ground-based air defense system. Ang proyekto pong ito ay sumasailalim at bahagi ito ng Horizon 2. Priority project nga po ito ng ating Philippine Air Force at nirevise ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Lilinawin ko lang po mga kambo, ang proyekto pong ito ay sa dating Administrasyon Duterte. Kaya salamat po kay dating Pangulong Duterte. Pero ito po ay pinagpatuloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kaya lahat ng bakas ni Pangulong Duterte ay kanyang sinusundan. Naman mga kaambu, kung may nais kang gustong sabihin o magandang opinion, i-comment mo lang yun sa baba at aking babasahin yan at aking pupusuhan yan. Siyempre maraming salamat sa mga nanonood. Ito po ang yung lingkod, Ambu News TV.